ano-ano nga ba ang dapat nating paghandaan sa taong 2021? Mangyayari nga ba ang mga sumusunod? Zombie apocalypse, pagbagsak ng isang malaking asteroid sa planeta natin, global famines, at pag-usbong ng World War III. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga naging hula ni Nostradamus sa taong 2021. Mangyayari nga ba ito sa taong ito? O nangyari na noon pa? Hindi lang natin alam. Kayo po, ano sa tingin nyo? Pag-usapan natin yan dito sa Ancient Magscribe YouTube Channel. Guys, this is aka Ancient Mago of Ancient Magscribe YouTube Channel. Ay sa mga fans ko, maraming nagsasabi bakit hindi na lang ako nag-upload ng videos. Pag-alabas amat yata hindi ako nakapag-vlog sa channel ko na ito. Anyway, andito na ako for the year 2021. At ako na mismo nagsasabi sa inyo dahil sa mga chismis na kaya siya magiging zombies daw po tayo itong taong 2021. Ako na po ang mismong nagsasabi sa inyo na hindi po totoo ang literal na zombies. Symbolic lang po yon. Patay, tas naglalakad. Symbolic lang po yan. Not literal. Actually, matagal na po tayong naging zombies. In so many different ways. Long time ago, di ba makailang beses nang sinakop ang bansa natin ng iba't ibang dayuhan? Naging symbolically, zombies na ang mga ninuno natin hindi lang nila alam. Well, pag-usapan natin yan sa aking video kung paano ko nasabi ang mga yan. Bago ko ipagpapatuloy ang topic na ito, hayaan niyo po akong batiin ang mga VIP supporter members ng channel na ito. Hi to our VIP members, Severo Reblando, Marco Jasmine Vlog, Princip Hector Garcia, Godfrey Yamba, Kevin St. Clair, Irma Figueroa, Stanley Ryan Simcol, Arthur Bautro, Elmer Mortega, Marty Colina, and Maria Lourdes Escalona. Marami pong salamat sa inyong suporta. By the way guys, para sa mga nagtatanong kung paano maging VIP members, kung mapapansin nyo sa bawat videos ng channel ko, mayroong nakalagay dyan sa baba ng video, join, katabi ng subscribers. I-click nyo lang po yung join para makasali kayo sa aking babatiin on my next video. Okay, back to our topic. Naging zombies na po tayo sa maraming paraan noon pa. Kahit hindi pa pinanganak yung si Nostradamus na yan. But before that, let us define zombie first. Zombie defined as someone who moves around as if unconscious and being controlled by someone else. Halimbawa, idiretsahin ko na kayo, ano? Love zombies. Diba, na-experience lahat natin ito pag may minamahal tayo. Di natin alam kung ano-ano pinaggagawa natin para mapaligaya lang natin ang ating irog. Yun pala, pinaikot-ikot ka lang. Hay sa mga OFWs na pinaikot-ikot lang ng mga jowa nila sa Pilipinas. Pero hindi nyo alam, pinagluloko na pala kayo. Kumbaga lahat ginawa nyo na, pinaghirapan nyo, tapos mauwi lang pala sa wala, and then mauubos na yun si kaya dyan mapag nasa Pilipinas kayo nagpapatol po. Yan, sample ng zombification na yan, yung pinapaikot-ikot ka, kumbaga minamind program ka. Although, medyo hindi nyo maintindihan yan kasi bago pa lang sa inyong pandinig yung mind programming na yan. Anyway, maraming paraan kung paano tayo ipoprogram ng ating gobyerno o ating komunidad o lipunan. Ngayon, ang tatalakayin natin ang apat na pinaka major mass
zombification process. Noon at mapasahang kasalukuyang panahon na zombified na pala tayo na walang kamalay-malay. Magitan ng politics, religion, education, at pang-medical. Makaka-relate ko sa medical niyan kasi yun yung kasalukuyang pangyayari sa buong mundo. Panoorin niyo to. The Dawn of Political Zombies. Ito ay tumutukoy usually sa mga followers or members of political entity like party list. Halimbawa, LP, PDP, at saka marami pang iba dyan. Ang mga members nito ay pwedeng sumama o bumote depende sa layunin ng kanilang political strategies. In other words, pag isa ka sa mga members ng mga nagrarally, ikaw ay matatawag na isa sa kanilang mga zombies. Political zombies. Bakit? Eh kasi, karamihan ng mga nagrarally, kapag tinatanong mo sila kung ano ang ipinunta nila sa naturang pagtitipon, karamihan sa kanila ang sagot ay hindi alam. So, ayan. Kaya, ang tawag sa kanila, hindi nila alam ang pinagagawa nila. Sila ay mga political zombies. My God! Religion. Religion defined as a cultural system of behaviors and practices, worldviews, ethics, and social organizations that relate humanity to an order of existence. At ngayon ay dadako naman tayo sa religious mafia as zombies. Disclaimer po ulit. Hindi ko po pinasasama o sinisiraan ang mga relihiyon nyo. Ipinapakita ko lang po sa inyo na ang tunay na depinasyon ng zombies sa diksyonaryo. Nakesyo ang zombie daw ay gumagalaw at walang pakialam kung siya ay mapapahamak o masasaktan. Basta ang alam lang niya ay tama ang kanyang ginagawa. Ayon sa sabi-sabi nila at ng kanyang nahawa at wasak na konsensya. Kung mapapansin niyo sa video na ito, tila tugma ang depinasyon ng zombie sa diksyonaryo. In English, what does like zombie mean? Someone who moves around as if unconscious and being controlled by someone else. Habang pinapanood ko kamakailan ang pelikulang Zombie Apocalypse, hindi mapalagay ang aking isipan at damdamin at napagtanto ko na ang zombie pala sa larangan ng reliyon ay hawa-hawa sa pag-iisip. Mali man o tama ang kanilang paniniwala, dahil marami na silang nahawa sa paniniwalang ito, gumagalaw o kumikilos na lang sila na hindi nag-iisip. Kasi nga, infected na sila sa ganitong klaseng pag-iisip. Niayaw na nilang mga tuwiran ng tama kasi nga sarado na rin ang kanilang pag-iisip at komportable na sila sa kanilang pagkahawa. Ang mga zombie ay mapanganib at nakakatakot dahil sa kanilang kawalan ng pag-iisip. Walang saysay sa kanila ang subukang mga tuwiran sapagkat sila ay mga malulupit na nilalang. Na walang nais kundi ang manghawa na lamang kasi kung ayaw mo namang maging tulad nila, tatakutin kanila na para bagang mga zombie sa pelikula. Nakakatawa man isipin pero lahat tayo ay zombified na. Hindi lang natin alam. Sa pelikula, nakakatakot ang mga zombies dahil sa kanilang mga make-up exaggerations. Pero sa totoong buhay, ito pala ay sumasalamin sa ating pagiging loyal at panatiko kung saang organisasyon, relihiyon o sekta ang ating kinabibilangan. Dahil paniwalang paniwala at natrap na tayo sa relihiyon na ating kinasasadlakan, wala na tayong magagawa kundi ang manghawa
Sa ganung klaseng takbo ng pag-iisip, galing, no? Di natin alam, naging zombie na pala tayo. Bilang isang ganap na tayong mga member ng religious zombies, ni magtanong sa mga otoridad ay hindi na natin magawa kasi naman, ang mga nasa taas o mga high priest o pastors o founder ng relihiyon, alam nila kung papaano i-block o i-brainwash ang mga gutay-gutay na nating pag-iisip hanggang tuluyan na tayong maging bulag sa katotohanan at magiging zombified na nga. Yung tipong handa kang magpakamatay at ipagtanggol ang mga nanghahawa at nambobola sa iyo. Ang pagiging fanatic sa relihiyon ay isang sakit o impeksyon na nakakahawa na hindi natin alam. Ako din naman ay naranasan ko ang ganitong uri ng sakit noon. Dahil nakikita natin sa TV, ang mainstream media ay pinakadelikadong promotor sa ating paniniwala o beliefs. Kasi kung ang reporter o commentator na isang TV stations ay zombified na rin sa ganong klaseng paniniwala, syempre, iko-cover niya yon sa kanyang reports. Itayo naman na nakakapanood, hindi natin alam na nahawa na pala tayo. Ika nga sabi ni Mike Enriquez, naloko na! So, ang pagiging panatiko natin sa reliyon ay parehong sinisira nito ang mataas nating kapangyarihang mag-isip hanggang mawala na ang ating kakayanang magtanong sa otoridad. Sumusunod na lang tayo dahil yun ang sabi at doktrina ng nasabing relihiyon. Ika nga, matik na yan. So sa sandaling na isombified na tayo, wala na tayong masyadong pakialam sa kung ano ba talaga ang tamang paniniwala. Dahil busy na tayo sa pag-iisip kung sinong marirekrut at mahahawa sa di malamang kadahilan ng pagnanais na ma-convert ang ibang karagdagang mga kawan sa reliyon na iyong kinabibilangan. Sa panonood ko ng pelikulang Zombie Apocalypse, napansin ko ang mga tauhan ay nagiging desperado sa pagsisikap kung paano nga ba maiiwasan ang impeksyon ng pagiging zombie. Nagtataka rin ako, paano nga ba natin maiiwasan ang tunay na epidemya ng pagiging religious fanatic? Imarkado na tayo. Simula pa ng pinanganak tayo, infected na ang mga magulang natin sa ganitong epidemyang pag-iisip. Ang tanong, makakawala pa kaya tayo? Okay guys, dito naman tayo sa Educational Mafia, zombie-based learning. Zombies are everywhere. Again, hindi po totoo na kapag zombie ka na, you are walking dead, literally. Symbolic lang po yon. But in real life, as a students or teachers are salary-based. Nagtuturo sila dahil sinasahoran sila, tama? Therefore, ituturo nila sa mga students nila kung ano ang nasa protocol ng nakakataas sa kanila. Ang tanong, paano sila nagiging symbolically bad zombies? E kasi kung indoctrination ang klaseng pagtuturo ang gusto ng nakakataas sa kanila, dyan mayayari ang mga estudyante. Ngayon, ang tanong, ano ba yung indoctrination teachings na yan o zombie-based learning? Isang halimbawa dyan ay maling history na itinuro sa atin ng mga guro at paaralan na keso si Magellan daw ang nakadiskubre ng bansa natin. My God! Sa palagay mo, tayo bang mga taong Bayumanggi o Pilipino kung tawagin ngayon ay nagbibigay ba ng pansin sa ating tunay na kasaysayan? Hindi natin tinitingnan o inoopisa ang totoo nating kasaysayan. Inaniniwalaan lang natin ang kasaysayan na itinuro ng mga guro sa atin na karamihan ay pawang kasinungalingan at walang katotohanan.
hindi natuklasan ni Magellan ang ating bansang ito. Bago pa siya dumating dito, may mga tao nang naninirahan sa bawat kapuluan ng bansang ito. Sinira lang nila ang mga ancient kingdoms na mga ninuno natin. Dahil sa ayon sa utos ng kanilang mga colonial masters at tuluyan na nga nilang inari ang mga lupain ng mga ninuno natin. Ang tinatawag nating edukasyon ngayon ng bansang ito ay talagang indoctrination. Halimbawa na lang, itong video na ito panoorin nyo. Pero may mga professionals pa naman na turingan pero di nila alam na ang tinuturo pala nila sa mga bata isang klaseng indoctrination. Tinuro nila ang na ganito dapat mag-isip, hindi yung kung paano sila mag-isip. Panuorin nyo, nakakagigil na niya. Yung niya, dilaw. Yung cover ng ulan niya, dilaw. Yung dingding, dilaw. Yung pinto, dilaw. Lahat ka na dilaw. Yan, isang araw, nagising si Digo na iba ang pakiramdam. Kamay pakiramdam niya. Nagulat siya dahil dilaw ang kulay ng kanyang mga kamay at paa. Kasi yung kamay at paa niya, dilaw na din. Dali-dali siyang bumangon at tumarap sa salamin. Nakita niyang dilaw ang kanyang buong mukha. Dilaw pati ang kanyang buhok, bilik, mata at ilay. Kita niyo? Yung mukha niya, dilaw. My God, I hate drugs. Nearly 2,400 years ago in ancient Greece, Plato discussed the importance of population control. Aristotle advocated the use of abortion and infanticide. In 1798, an essay on the principle of population was written by Thomas Malthus. He outlined the idea of positive checks, which are diseases, wars, disasters, famines, and genocides. Malthus believed that these things should be utilized to increase the death rate, and believed that human misery was an absolute necessary consequence. Okay, dito naman tayo sa Medical Mafeste Zombies. Ayon, I'm sure lahat tayo dito makaka-relate dahil ito ay isa sa mga pinaka-major current events sa ngayon. Well, anyway, papaano ko naman nasabi na ang gobyerno at ang ating controlling societies ay ginagawa tayong zombies? Well, in this zombified process, the media and the government are conniving each other to slow down destructive rallies people. E kasi nga naman, masyado nang marahas ang mga tao kung magra-rally. So ano ang tanging paraan lang nito? Kaysa naman mag World War 3 tayo, dadanak lang ang dugo at maraming masisirang mga buildings na pinaghihirapan ng ating gobyerno. So ang tanging solusyon, gagawa sila ng pampakalma sa mga tao. Totoo po na may virus kasi may mga virologists ang mga makapangyarihang bansa tulad ng Amerika, China, Europa, Britanya, ganon. So, ang isa sa pinakaparaan para ma-freeze o kumalma nga ang mga tao ay i-zombified tayo. So, kailangan nilang mag-release ng video footage para mag-create ng fear virus news sa mainstream media like
ABS-CBN dati, kung hindi pa nagsara yun, sa ngayon Channel 7, Channel 5, Channel 9, yun. Magre-release sila ng mga video footage doon para yung mga tao matatakot. Kasi pag ang tao nga naman wala ng takot, nagiging destructive sila. Kasi yung mga utak ng mga bata, pinaprogram na ng mali yung kanilang mga promotor. Founder ng kanilang kilusan, kuno. So, ito na nga, dati-rati gala tayo doon, gala dito, nung biglang pumutok ang balita na may virus sa Wuhan, China, and then unti-unti nang kumakalat sa ibang kontinente. So, nabigla ang lahat, na-shock doon sa data na pinapakita sa mainstream media na keso maraming namamatay. So, ikaw naman, since na-shock ka, nagiging zombified or nagiging zombie ka na. O diba? Dahil zombie ka na, susunod ka na na sa protocol nila na bawal lumabas. Controversial kay Kim Choo yan, bawal lumabas. O diba, ayaw nyo na lumabas ngayon ng basta-basta kasi takot na kayo. Ganun lang yun. So, singgutay-gutay na damit. Sa pelikula lang po yun. But in real life, we follow the protocols kasi takot tayo mahawaan ng virus. Again, ano ang definition ng zombies? Someone who moves around as if unconscious and being controlled by someone else. So, gumagalaw daw na parang hindi niya alam kung bakit at para bagang may nagkukontrol sa kanya. Yun na yung definition ng zombie. So, zombified na tayo, hindi natin alam. In different ways, zombified na tayo. Anyway, dahil sa control na tayo ng takot sa mga napapanood natin na hindi natin alam kung tama ba o gawa-gawa lang ba nila. So, in this case, sinombified process na pala tayo na hindi natin alam. Nang dahil sa takot, nagiging, kasi ang palabas nila, magiging zombie ka nga daw sa movie kapag nahawa ka ng virus na yan. So, ang ginagawa ng natin, ng mga tao, bawat kibot natin, alcohol dito, alcohol doon, kahit wala nang virus sa paligid. Bawat galaw natin, medicine. Swab dito, swab doon. Mask is a must. So we follow the protocols, totoo man o hindi. Because we are zombified already through hearing mainstream media news covering their medical actors and isolated case video footage. At doon sa mga napapanood natin, may mga doktor din naman, may mga pasyente din naman. Hindi naman natin alam kung anong mga sakit ng mga cancer ba o whatever. Basta ang sinasabi nila, uso nga yung ganyan. So, zombified na nga tayo, hindi natin alam. At pinagtitibay pa yan ng ating mga government officials like DOH, mga WHO. Actually, mga medical mafia sila. Hindi lang natin alam. Anyway, so, pinagtitibay pa nga yan ng ating mga government officials to seal their hidden agenda. Anong hidden agenda nila? Control the masses. Control the masses. Not really bad. Equalizer lang yan. Pampakalma sa mga nagwawalang kaluluwa. Ika nga. Kasi naman tayong mga tao din pag hindi tayo kinokontrol. Masyado tayong ano, wild. Lahat. Basta. Parang naka-drugs. Well, anyway, para sa akin, ay okay lang naman ang ganitong paraan para wala nang maghari-harian ng mga iba't ibang lahi sa Pilipinas. O diba napansin nyo ngayon? Dahil dyan sa COVID-19 niyan, wala nang masyadong naghari-hari ang mga dayuhan sa Pilipinas. O diba? Kumalma din sila. So, yun. So,
Hindi totoo, kapag zombie ka na eh, masama. O patay ka na nga, gutay-gutay. Sa pelikula lang po yun ha. Gawa ng Hollywood yan para takutin din kayo. Kaya kalma-kalma din pag may time. Ano?